Hi guys, so in today's video, I am going to share with you photos from the past, which I don't usually let people see this side of me or this part of me. Totoo niyan, at first, before I film this video, I'm really, really skeptical about sharing these photos with you. Isang kabang lakas ng loob talaga ang hinango ko mula sa kaiputuran ng aking puso para lang magkaroon ng lakas ng loob. Now, I am here sa harap nyo kasi taas na okong, kahit wala akong noo, taas na okong ipapakita sa inyo yung mga pictures ng aking nakaraan noong aking kabataan. And this is something that really mean a lot to me. Kasi, ewan ko, parang iba lang ang pakiramdam niya. Kasi pag nakikita ko yung mga larawan ko, hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot ako. So, paalala lamang sa mga nagbabalak manood nito, patnubay ng magulang ang inyong kailangan. Kasi baka magulat kayo ng bahagya. So for the first... nakakahiya nga. Sige na nga, ipapakita ko na. Walang manghuhusga. Pero parang pinagkaitan ako ng mundo at galit na galit ako sa mundo ng mga araw na ito. At hindi ko alam kung bakit namamaga ang aking pisngi. Paano ba itong picture na ito? I can't recall na nagkaroon ako ng photo na ganito. But nakita ko ito sa aming mahiwagang baul. And dito sa mga panahon ito, medyo nakangiti na naman ako. Pero nagpipigil ako ng ngiti dito. Ano ba ito? Nihang kung ba't ganito ako ngumiti. Palagay ko kasi noon ay wala akong ngipin sa taas. Kaya ganun. Hindi ko makopya. Ang taba kasi ng pisngi ko dito. Hanggang ngayon pa rin naman, mataba pa rin ng pisngi. At saka yung baba ko dito, parang doble-doble. So, itong next photo. I think ito ay graduation ko nung grade 1 ako. Ay, kasi dun sa dati kong school, nung preschool to grade 1, I think parang every year ata nag-graduation rites kami do. Moving up rites, graduation, agad-agad. Nag-moving up rites kami. At itong itsura ko, hindi ko maipaliwanag. Nakakahiya sa mga ibang nanay, ibang magulang doon. Hindi ko alam kung bakit ngumingisi ako dito. Ba't gumaganon yung mukha ko? Palagay ko, smirk ko to. Nagsisisi na ata kung ginawa ko tong video na to. At saka yung pagkakulot ng buhok ko dito, hindi ko maintindihan bakit ganito. At ang totoo niyan, alam ko na ngayon, napagtanto ko na. Idol ako ni Goldilocks. Sa akin yung nakuha yung hairstyle niya. Actually, itong kulot na to, ganito lagi yung pagkakulot na... yung pagkakulot ng buhok ko, laging ganito. Ito, tignan nyo. Next. Ito, this one. It was my 7th birthday. Yung ngiti. Nakakahiya! At talagang usong-uso na yung hoop earrings noon sa akin.
Kasi naman, kay bata-bata ko pa lang noon. Iba na. Ang arte-arte ko na. So, yung ngiti ko, hindi ko maipaliwanag. Parang nanggigigil ako. And, yun. So, yung explanation behind that smile is because ano, yung ngipin ko sa taas, bungi siya. So, parang kinakover ko siguro siya. Yun yung pagkakaalala ko nun. Parang ganyan. Ang gana. And, ito pa pala. Kasi may ginuhang photographer yung nanay ko nung 7th birthday ko. Kasi nag-birthday ako sa Jollibee noon. Tapos, ang gagigil ko pa kanya. Kasi naman, gusto ko na makapunta dun sa Jollibee. Siyempre, gusto ko na makipaglaro sa mga, ano, sa mga invited dun sa birthday ko. And excited na ako. Tapos, picture ng picture yung photographer. Meron pang isa dito. Pero ito, pa pinipilit kong ngumiti. At saka yung double chin ko na naman. Lumilitaw na naman. Parang galit na. At kitang-kita na ang pagkasumbong ng aking kilay dito. Ito, when I was in grade 5, sobrang itim ko. Kasi nung bata ako, sobrang hilig ko maglangoy-langoy. Magbabad sa araw. Hilig ako lumabas and makipaglaro ng bahay-bahay. Mahilig ako makipaglaro sa labas sa mga playmate ko nung childhood days ko. And sobrang itim ko kasi pag nakakakita ko ng swimming pool, pakiramdam ko inaakit ako na tumalon na lang bigla. Kaya ito ang kinalabasan, nangitim ako ng bahagya. Sobrang itim ko dyan. At saka hindi ako marunong, honestly, hindi ako marunong mag-smile yung with teeth. Siguro pag tumanda ako, hindi ako magpupuspiso kasi hindi naman ako maalam ngumiti, nangingitin. Hindi talaga ako marunong. So yung ngiti ko parang ganyan. Nung nagka-braces lang ako, dun lang nag-start na natuto ako mag-smile. And actually, hindi pa rin ako magkaano marunong nun. Nakakahiya! Eto, sobrang itim ko dito. Grade 5 pa rin ako nito. And sinasabi ko sa inyo, hindi talaga ako marunong ngumiti. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito ako ngumiti! Kung bakit ganun yung mga ngitian ko nun. At saka ang itim-itim ko nun, sunog na sunog ata ang balat ko nito. Kaunting sinag na lang ng araw, siguro matutos ko na ako. Eto, so nung... this one... Ayaw, sakit! Nadali na, iba yung ngipin ko na kumawawal na ito ang ngipin. Ang sakit. Eto. Grade 6 yearbook picture ko. At, ito. Sa dinami-dami ng makakakuha ng yearbook na yon, kasi ang dami namin sa batch, ito yung napili ko! Ito yung napili kong picture. Nakakahiya. Habang buhay na nila itong makikita sa mga yearbook nila. Gusto ko nga sanang punitin sa bawat pahina ng mga batchmate ko yung page ko. Ang bag! Nakakahiya yung pakita. Huwag kayong tatawa. Alam ko, matatawa kayo. Pigilan nyo. Sabi ko sa inyo, hindi nga ako marunong... I don't really know how to smile nang labas yung teeth ko. Parang itim ko dito. Tapos yung ngiti ko, parang nam ko pinapakita ko lang yung sapilitan kong dimples dito sa gilid. Sapilitan pa yun. Kaya nyo, lumalabas lang yung pag-umagat ako. Palagay ko, pinilit ko din ang mga panahon to, kaya ganito yung ngiti ko dito. And yung sombrero ko, hindi ko alam kung magma-magic ako sa birthday yan. And sobrang
out of trend daw. Sa pananong. After magpicture ng yearbook picture, papapiliin kayo if madaming shots kasi yon. Pero papapiliin naman kayo if ano yung nagustuhan nyo. Hindi ko alam kung bakit ako ano nagustuhan ko dito. Pero siguro sa panahong yun, ito na ang pinakamaay. Pero meron naman ako hindi nakangiti. Like, nakangiti ako. Pero hindi naman with teeth. Ewan ko kung bakit ito yung napili ko. Kasi siguro malayuan yun nung pinapili ako. Sabi, tapos naisip ko siguro maganda. Pero nakita ko sa malapit. Hindi ko alam kung bakit ko napili ito. So, eto, grade 6, nung grade 6 kami, meron kaming tribute, father and daughter dance yun. Isa na naman pong nakakati ang litrato ko. Hindi ko alam kung ipapakita ko pa ba to. Dahil pinahiya ko na ang sarili ko sa inyo kanina pa, lubus-lubusin na natin ito. Ang itim ko dito. Hindi ko alam kung bakit nung grade 6 ako, paitim lang ako ng paitim. Hindi na dumiwanag yung balat ko. Hindi ko alam yung ngiti ko. Bakit yun niya? At saka yung blush on ko, hindi na makita sa pagkaitim ko. Yung ngiti ko. Nakakahiya. Huwag niyong isi-screenshot, baka ipagkalat niyo yung mga nasakapit. So, itong photo na to, I was in 4th grade. At sa nakikita niyo naman, obviously, sumali ako. Ang kapal na mukha ko. Sumali ako sa pep squad, cheerleading squad ng school. At ngayon, kasali na ata ako sa suicide squad. Ang itim ko dito! Ito na ata ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Ang itim ko dito! Parang sunog, tostadong-tostado, hindi na ata ako makita, hindi na din makita yung kilay ko dito. Nagka-camouflage na sa balat ko. Halos mang itim-itim na! Hindi ko mabigil. Ayoko na. Mabilisan ko lang ipop-up yung pictures sa screen. Kasi yung hiya na talaga ako. Baka wala na akong mukhang ihaharap sa inyo po. And then, ito. I'm not sure kung anong grade ko na ito. Siguro grade 5 ako. Or grade... Basta around grade 4 to 6 siguro to. Siyempre, medyo maliwanag naman ng balat ko dito dahil naman sa flash ng camera ang ginamit. Ito. Pero yung ngiti ko dito, hindi ko maipaliwanag kung bakit pinagpipilitan ko talaga yung dimples na yun. Nagpipilitan ko talagang lumitaw yung dimples na yun. Pag may bounce pa ako dito. I was in 7th grade at hindi ko maintindihan kung bakit mukhang buka yung bibig ko dito sa pagmite. Ang itim ko pa rin! Hindi na ata nagliwanag ang balat ko. Ewan ko, I think when I was in grade 7, malaki talaga yung smile ko kasi first time ko nag-braces noon and yung ngiti ko talaga, as in yun yan. Oh, kamukha ko pa rin. Maitim lang. Saka yung kilay ko, parang magdudugtong. Ah! Sa totoo lang, dugtong na nga ulit nitong panahon to. And grade 7 ako, I got really fat nung mga pa-endo ng school. Ang taba ko talaga naman. Malusog-lusog talaga. Kinrap ko lang para hindi masyadong halata yung braso ko dyan. And then, grade 7 ulit to. Itong photo na to, hindi ko maintindihan kung bakit iisang mata lang ang meron ako dito. Tapos, hinarangan ko lang naman. Kasi laki-laki ng ngiti ko.
ka ba ako dito? Ano ka ba ng pisngi ko dito? Actually, sa hanggang sa puntong to, mataba pa rin yung pisngi. Eto, pinakamatindi. Grade 7 ako, hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isipan. At napagtanto, may isipan pala ako. Hindi ko alam kung bakit ginawa ko to sa sanili ko. Bakit ganito? Nagpa-full bangs ako. And obviously, guys, as you can notice, sobrang nipin, liit lang ng noo ko. Kaya hindi talaga babagaya ng full bangs yan. Kasi gustong-gusto ko mag-full bangs talaga noon. Hindi ko alam kung bakit yung bangs ko dito ay mas mahaba pa sa mga shorts na sinusuot ko. Ang bibilisan ko lang to. Kasi nakakahiya talaga tong parting to. Ang laki ng ngiti ko. Tapos yung parang wala na akong mata kasi tumutusok na yung bangs ko sa mata ko. At syempre, tinitiis ko. Walang ganda kasi hindi maganda. Tiis lang. So, I just wanna pack things up. It is not really something that I am not proud of or ashamed of. Because of who I was then, that's what brought me to who I am now. So, hindi ko siya kinakahiya or something.